po, pag-usapan natin. Ito ho, si ano, Senadora Aimee Marcos. Ayan. Sabi niya nga po kasi, iimbestigahan daw po. Sabi rito ha, Senate Resolution 940, irregular or irregular disposition and sale of the NFA repack rice stocks to certain rice traders at low prices. Alam niyo, ako po, pabor po ako na imbestigahan ito in aid of legislation. Okay? Now, ito pong kasong ito, na i-content na po natin ito. Ito ay may, ito po yung tungkol doon sa 75,000 na sako ng bigas. Let's say, tagpi 50 kilos yata kada isa noon na ano, na sako ng bigas. Ang ginawa po ng taga NFA, humanap sila ng buyer. Tapos doon sa buyer, meron pa silang testing na ginawa sa bigas para makonbinsi yung buyer na bilhin ito na kanilang binenta ng murang halaga, 25 pesos na binili ng gobyerno na nasa raw state pa lang, palay pa lamang, sa halagang 19 pesos up to 23 pesos mula po sa ating mga magsasaka. Dahil ang NFA po, ang kanilang customer ay ang NFA po, ang gobyerno. Now, nung masiguro nila na kapag doon sa report na sabi rin sa test, good condition ito, yung raw status niya, yung bigas, no, fair, tapos nung niluto, fair pa din. Kaya nga, ginawa, nung na-convince, syempre, hinanapan nila ng buyer, pinabenta ito sa ano, parang halagang katulad na lamang ng value ng pagkain ng aso. Pero, eto yan, may bilin doon, etong may dokumento na pinakita tayo dyan. Ang nakalagay doon ay doon sa mga traders na binentahan, parang apat yata ito, o tatlo na binentahan. Ang sabi doon, make sure kapag ito'y inirepack ninyo ay walang NFA markings yung sako. Wow! So ano ang ibig sabihin ito? Nabili nila yung bigas sa halagang 25 pesos mula dyan sa mga korap na taga-NFA. Dahil paano hindi korap? Maayos yung bigas. Bakit ibibenta ang presyong patapon? Para sa nabubulok na. Yun ang sabi ron, nabubulok na o nasisira na. Deteriorating state na daw yung bigas. Now, pagkatapos po ng na-content po din niya, na unang nag-content niya ay si Katun Ying. Tapos na-content ko rin. Pagkatapos niyan, nag-motu proprio or proactive investigation po ang ombudsman. At, nako, mahigit pong 200 empleyado ng NFA. Grabe. Ah, grabe. Ang dami ho. Sinuspindi nila. Ngayon, naalala ko naman po ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos na kapag kami mga ganyang alingas-ngas ng aligasyon, ng korupsyon, hindi po siya mangingiming tanggalin sa trabaho, papanat, papanagutin. Well, Mr. President, naghihintay po ang taong bayan. Alam kong busy po kayo, pero sana naman makarating na po ito agad sa inyo, yung mga opisyalis ng gobyerno, sapagkat hindi po pwedeng nagtatagal ang mga taong ito dyan sa pwesto nila. Diba? For so many times na, mula nang naupo si PBBM, ang daming problema ng NFA na kanyang dinatna na talagang mga tahasan, walang patumangga talaga ang pagka-addict nila sa importation, pagka-addict nila dyan sa mga irregularidad, wala nang rules. Katuwiran ay kasi nag-pandemic, kasi ganito na yung ginagawa namin. Diba? Parang wala nang rule of law. Nakasanayan eh. Diba? At ito nga naman po, inaayos ng ating presidente ang napabayaan na Department of Department of Agriculture. At ang NFA ay bahagi po ng DA. Now, ito pong ginagawa ngayon o gagawin ni Senator Aimee Marcos. Ako ho, ulitin ko lang, pabor na pabor ako dyan in aid of legislation para malaman ano what went wrong. Bakit ganito tong mga to? Saan humugot ng lakas ng loob at kapal ng mukha para gawin ito? Di ba? Ngayon, ang dapat po rito magkakaroon po tayo rito ng mabigat na parusa sa mga tatarantado po dyan sa NFA, maging po sa SRA, di ba? At sa ibang ahensya pa ng gobyerno. But now, we're talking about the Department of Agriculture and specifically, ito pong NFA irregularities. Na again, 75,000 bags of rice.
And I assume na yan po either tag 25 kilos per bag, yung isang kaban, o 50 kilos per bag ang ibinenta ng bagsak presyo lamang. Talong-talo po talaga ang gobyerno. Talong-talo po talaga ang bayan. At hindi ito po pwedeng mangyari palagi. Kailangan, ito na ang huling insidente. Ang mga susunod rito, hindi lamang po sila mati-terminate sa trabaho, bagkus sila ang pagbabayarin doon sa kakulangan ng halagang nawala. For example, yung bigas na yan na binenta ng 25 pesos, kung tutuusin, kung bibilihin mo sa merkado, dapat pala ang presyo niya na naglalaro ng 40. So yung diferensya ng 15 pesos, di ba, per kilo, sisingilin po sa kanila. So times 75 bags, kwentahin po natin. Tapos natin ang ating calculator. I'm not good in math eh. So 75,000 bags. Ito. Yan, 75,000 bags. I-multiply po natin sa 50 kilos. Okay, 50 kilos. Tapos, yung diferensya po ay 15 pesos. I-multiply na naman po natin ito sa 15 pesos. Equals. O yun, pagbayarin po sila, yan 200 na yan. Bayaran po nila yan. 56,250,000 pesos. O baka mali po kwenta natin. Again, 75,000 bags. Let's assume, tag 50 kilos po ang isa. Okay, so times 50 natin. Binenta nila ng 25 na dapat, again, calculation, dapat ang bigas na to, pinipresyo po sa merkado, 40 pesos ang katumbas na halaga. So may diferensya, 25, kailangan ng 15. So sisingilin po natin sila ng, 75,000 times 50 times 15 pesos. Then equals again, yan po ang dapat nilang bayaran, 56,250,000 pesos. Plus, tanggal sila sa trabaho, tapos may kulong pa, di ba? Nang isang taon, dapat ganun. Tapos perpetual disqualification na humawak ng anumang mga posisyon, appointed or elected position. Yan, tsaka syempre kahit na mag-apply man lamang sa kahit na magbarangay level, totally disqualified po sila. Perpetual disqualification po from holding any government-related positions. Kahit po, again, pambarangay level, punong barangay, kagawad, kahit na mag-barangay tanod, dapat po bawal sila. Dapat po ganun. Okay? Yan po yung gusto kong makita dyan na maging batas. Kasi kung tatanggalin lang po naman sa trabaho, di ba? Tapos makukulong lang ng ilang buwan, 6 na buwan, putrangis, ilan naman po yung kinita nila? O, tingnan niyo.